Shoutout tayo mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Lumipas pa ang 2 taon. Lalong nang hihina na ang katawan nitong si Lolo Tikoy. Alam na ng matanda na malapit na ang kanyang katapusan. Pero tanggap na niya ito at alam niyang mas malakas ang susunod sa kanyang yapak. Itong si Iman. Sa paglipas kasi ng 2 taon, nakakagulat ang bigla ang paglakas, lalo na sa mga orasyon. Ang mga taglay din itong mga agimat, mas gamay na niya itong gamitin. Taglay ni Iman ang 3 malalakas na agimat, tulad ng agimat ng limatok, na kayang magpagaling sa kanyang mga sugat sa loob lamang ng ilang minuto. Ang agimat ng tagulilong na magbigay sa kanya ng kakayahan na maglalaho sa mata ng tao kapag nasa ilalim ito ng anumang anino. At ang natatanging agimat ng ngipin ng kalabaw na nagbigay sa kanya ng sobrang kalakasan. Gamit din ngayon ni Iman ang armas ng prinsipe ng mga Alcantar. Ang 3 mukha ng kamatayan. Isang parang buto ng tao na espada. Ngunit sa ilang pagbigkas lamang ng ilang orasyon, kaya nitong magpalit ng anyo sa pagiging panak at pagiging latigo. Hawak din ni Iman ang kambal na kabibing itim na nagbigay sa kanya ng kakayahan na manggagamot sa kahit na anumang karamdaman. Araw ng Linggo, bisita ni Lolo Tikoy ang 2 tao, itong si Iman at ang bagong alalay nito na si Simon. Ito namang si Simon, matagal na itong kakilala ni Lolo Tikoy. May mga kaalaman din ito sa pakikipaglaban at sa mga orasyon. Ngunit hindi nga lamang ganun kalakasan at iniwan na din ito ng kanyang gabay pati na sa mga hawak na agimat dahil sa bisyo nito noon tulad ng pagsusugal, pag-iinom at pangbababae. 50 taong gulang na itong si Simon at tinalikuran na ang mga bisyo nito. Ilang taon na din ang nakaraan. Nang manghihina na ang katawan ni Lolo Tikoy, isa ito sa mga nag-aalaga sa matanda. Sa ngayon, ito na ang nagiging alalay ni Iman sa lahat ng mga ginagawa nito at sa lahat na lakad. Habang nag-uusap ang 3 sa kwarto ni Lolo Tikoy, hindi mapigilan ni Iman ang mapaluha. Mahal na mahal niya itong si Lolo Tikoy. Ngunit kailangan talagang tanggapin na ang lahat na may buhay sa ibabaw sa mundong ito ay may katapusan. Sabi nitong si Lolo Tikoy, "Simon, samahan mo si Iman sa kanyang paglalakbay at adhikain. Magpatuloy kayo sa pagtulong sa mga nangangailangan at sugpuin ang mga kampo ng kadiliman. Hindi na ako magtatagal dito sa mundo ng mga tao. Ngunit ang mawawala lamang sa akin ay aking katawang lupa. Ngunit ang aking espiritu ay magpatuloy sa paggabay sa iyo, Iman." Ang sabi ni Lolo Tikoy kay Iman habang nakahawak ito sa balikat ng binata. Nakahiga na itong si Lolo Tikoy at nahihirapan na sa pagtayo. Ngayong wala na si Simon
na mag-alaga nito ay ang apo na lamang na isa ding antinggiro ang makakasama nitong si Lolo Tikoy. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na itong si Iman habang pinapahid ang mga luha. Lolo Tikoy, maraming salamat sa lahat. Sa lahat-lahat. Ngayon, aalis na kami at simula na ang aming misyon. Maglalakbay kami sa lupain ng mga tao, lupain ng mga engkanto at lamang lupa, at pati na sa mundo ng mga diablo para sugpuin ang mga masasamang nilalang. At tumalikod na sina Iman at Simon. Papaalis na sila doon sa kubo ni Lolo Tikoy, ang matandang itinuturing na isang alamat sa mundo ng mga kababalaghan. Ay nalalapit na ang katapusan. Naglalakad sina Iman at Simon sa bundok ng sinawahan. Ang plano ng mga ito, pupuntahan nila ang isang lugar ng San Jose, ang lugar na nababalot ng dilim dahil sa pamimisti sa lugar ng mga taong may kaalaman sa Barang Atlason. Ilang linggo na din ang nabalitaan ni Iman, ngunit hinihintay lamang niya ang katapusan ng kabilugan ng buwan para makahingi ng basbas kay Lolo Tikoy. Ngayon natapos na ang lahat. Unahin niya natapusin ang mga naghasik ng lagim sa lugar ng San Jose. May katangkaran din itong si Iman at may kalakihan ang katawan. Nakasando lamang ito na gawa sa balat ng hayop na asopra. Nakasumbrero ng malapad na gawa naman sa dahon ng anahaw. May dalang bag sa kanyang likod at nakasukbit ang mga armas sa kanyang tagiliran tulad ng punyal, isang mahabang itak at ang buto na may tatlong mukha ng kamatayan. May dala din silang maliit na galon para sisidlan ng tubig. Itong si Simon, tulad din ni Iman, may suot din itong malapad na sombrero, bag at isang mahabang itak na gawa sa tanso. Isang buntot pagi na may hawakan na gawa sa bulalakaw. Binaybay ng mga ito ang malalagong kagubatan. Makalipas ang mahigit sa 2 oras na paglalakad, tanaw na nila ang lugar ng San Jose. Dahan-dahan na silang umusad papunta doon sa mga kabayan na nasa gilid ng malawak na palayan. Doon naman sa unahan, malapit sa may ilog, makikita din doon ang mas maraming mga kabayan. Nang makalapit na sila doon sa mga kabayan, nagtanong-tanong na ang 2 tungkol sa kubo ni Lolo Ignacio, ang kakilala ni Lolo Tikoy. Ayon kasi ni Lolo Tikoy, makakatulong ito sa kanila. Pwede din na doon muna sila pansamantalang tumira habang nilalabanan nila ang mga kampo ng kadiliman na naghasip ng lagim dito sa kanilang lugar. Kilala naman sa lugar na iyon itong si Lolo Ignacio, kaya agad na natuntun nila ang maliit na kubo nito doon naman nakatayo sa kabilang bahagi ng malawak na palayan. Tanging ang bahay ni Lolo Ignacio ang nakatayo doon at nag-iisa. Nagulat pa nga ang matanda nang makita sina Iman at Simon. Titig ng titig ito sa kanila na parang pilit silang kinikilala. Nang makalapit sila, nagpakilala itong si Iman at sinabi na disipulo siya ni Lolo Tikoy. Biglang nagdiliwanag ang mukha ng matanda nang marinig ang pangalan ni Lolo Tikoy. Agad silang pinatuloy sa loob ng kubo at ipinakilala ang asawa nitong si Lolo Tikla. Naghain din agad ng nilagang kamuti ang mga ito at saging.
habang kumakain doon sa pantawan ng kubo. Pinag-usapan nila ang kalagayan ni Lolo Tikoy. Ilang taon na din na hindi nagkikita sina Lolo Ignacio at Lolo Tikoy. Itong si Lolo Tikoy pala ang nanggamot sa kanyang asawa na may malubhang kalagayan ilang taon na ang nakaraan. Kaya sabi ni Lolo Ignacio na malaki ang kanyang utang na loob sa matanda hanggang sa mapadpad ang kanilang usapan tungkol sa mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Napaseryoso bigla ang mukha ni Lolo Ignacio. Oo, Irman, at masaya ako na dumating kayo. Alam kong ito ang pakay mo dahil disipulo ka ni Lolo Tikoy. Adhikain ninyo ay ang wakasan ang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng lagim dito sa mundo ng mga tao. Mahigit sa 10 na ang mga namatay dahil sa mga demonyong yan, Iman. 2 barangan at 1 manlalason. Magkakamag-anak lamang ang mga ito at nakatira doon sa paanan ng bundok. May ilang albularyo na din ang sumubok na labanan ang mga ito. Ngunit sa huli, umiwas na lamang at umalis dito sa lugar. Hindi nila kaya ang bagsik ng mga barangan. Naghari-harian ang mga ito dito sa lugar namin, dito sa bayan ng San Jose. Linggo-linggo, nanghihingi ang mga ito ng bigas, gulay at ilang mga alaga namin na manok, baboy at kambing. Kung may papalag, asahan mo na na kinabukasan may mangyayaring masama sinuman sa miyembro ng iyong pamilya. Kaya kinatatakutan at pinangingilagan ang pamilyang iyan dito sa aming lugar, Iman. Ngayon, puntahan natin si Nanauga. Itong si Nanauga ang namumuno namin dito sa bayan ng San Jose. Kaya matapos na makapag-usap ang mga ito, agad na umalis at papunta na sa bahay ni Nanauga na nasa gitna ng palayan. Malapit lamang ito sa bahay nila ni Lolo Ignacio. Kaya makalipas lamang ang 10 minutong paglalakad, narating na nila ang lugar. 3 bahay ang kanilang nakikita na nasa gitna ng palayan. At napapalibutan ito ng maraming tanim na mga sagingan. Ang isang may kalakihan na bahay ay pamamay-ari ni Nanauga. Saktong-sakto naman na hindi pa nakalis ang matanda para pumunta sa kanilang bukirin. Pinatuloy sila agad sa loob ng bahay at ipinakilala sina Iman at Simon sa matandang si Nanauga. Isa ding babaylan itong si Nanauga sa kanilang lugar maliban sa pagiging pinuno nito. Pero kahit na ang matandang ito ay takot sa pamilya ng mga barangan, kaya nag-utos na ito sa ilan sa kanyang mga tauhan na humingi na ng tulong sa mga karatig na lugar para tuluyang sugpuin ang kasamaan ng pamilya ng mga barangan. Ang pamilya nitong si Utik. Pagkaharap lamang nila ni Nanauga at Iman, ramdam agad ng matandang babaylan ang malakas nitong mga karga at taglay. Sabi nitong si Nanauga, "Ignacio, saan galing ang mga ito?" At pagkatapos, tumitig ito sa mga mata ni Iman. "Ramdam ko, binata, ang lakas mo. Pumunta ba kayo dito sa aming lugar para tulungan kami laban sa mga kampon ng kadiliman dito sa bayan ng San Jose?" Ang sagot naman itong si Iman, "Oo, Nanauga.
at gagawin namin ito na walang kabayaran. Sumabad sa kanilang usapan itong si Lolo Ignacio. Nanauga itong si Iman at Simon. Galing pa ito sa lugar ng sinawahan at mga disipulo ni Lolo Tikoy. Nakita nila ni Iman at Simon ang pagkabila ng matandang babaylan sa kanyang narinig. Napadilat ang mga mata nito at biglang napatayo. Dahan-dahan itong naglalakad paikot sa kanila at sabi ni Nanauga, "Nabalitaan ko ang mga nangyari sa kanya, Iman. Kumusta na si Lolo Tikoy?" Kahit na nanghihina na ang matandang iyon, hindi pa rin kami nakakalimutan at may ipinadala pa para sugpuin ang mga demonyo sa aming lugar. Hindi na ako nagtataka, Iman, kung bakit ganun kalakas ang iyong mga taglay. Ang pamilya ni Utik ang namimiste dito sa aming lugar. Pinagharian na niya ang buong bayan ng San Jose. Dalawang albularyo at isang anting giro na ang napilitang umalis sa lugar na ito dahil hindi nila kaya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kahit na ako, hindi ko kakayanin ang lakas ng mga iyon. Malakas si Utik at ang asawa nito na si Nitay, Iman, Simon at ang dalawa nitong anak na may kaalaman sa barang at panlalason. Pero ang namumukod-tangi sa mga ito ay itong si Pablo, ang panganay nilang anak na ayon sa aming balitang nasagap, ibininta pa ang kaluluwa sa Diablo para mas mapalakas pa ang taglay na kapangyarihan. Si Pablo ang pumatay kay Tatay Augusto, ang albularyong mayroon ding malakas na kaalaman at lumalaban sa kanila. Ngunit mas nanaig ang lakas nitong si Pablo. Nakakalungkot na ang inaasahan namin na magliligtas laban sa kanila ay napatay pa. Sabi naman itong si Iman na tumayo na din. "Ako na ang bahala sa kanila, Nanauga. Pakisabi na lang sa mga sangkatauhan ang aming misyon para hindi na magtataka ang mga ito. Wala akong pakialam kung malalaman nila ang aming pakay dito sa bayan ng San Jose." "Maraming salamat, Iman. Sabihin mo lamang ang mga kakailanganin mo. Nakahanda kaming tumulong." Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, nakabuo na ng plano ang mga ito. Itong si Iman, balak nitong puntahan ang bahay ng mga barangan para hamunin ang mga ito at balaan. Gusto nitong matapos na agad ang paghasik ng lagim ng mga ito. Gulat na gulat pa nga itong sinanauga sa plano nitong si Iman. Masyadong mataas yata ang kumpiyansa nito sa sarili, ni hindi pa nga nito alam ang tunay na lakas at mga taglay ng mga kalaban nila. Pero wala na siyang magagawa pa. May tiwala siya kay Lolo Tikoy at alam niyang mayroong kakaibang lakas na taglay ang disipulo nito. Ang magagawa niyang tulong, samahan ang mga ito at ihanda ang mga kagamitan sa panggagamot kung sakaling kinakailangan. Makalipas ang ilang sandali, umalis na sina Iman at Simon kasama itong si Lolo Ignacio. Pabalik na ang mga ito sa kubo ng matanda doon sa dulo ng palayan. Bukas ng umaga pa ang plano nila. Balak nitong si Iman na makapagpahinga din muna at makapagkarga. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Ignacio, agad na nagkatay ng mga manok ang mga ito at pagkatapos kumain na, humiling itong si Iman na gagamitin niya
ang isang maliit na kwarto ng kubo. Magkakarga lamang siya ng iilang dasal. Pumayag din agad itong si Lolo Ignacio. Lumipas ang mga oras. Nasa sala ng kubo sina Lolo Ignacio at Simon, habang natutulog na si Lola Tikla doon sa kabilang maliit na kwarto. Alas 11 na ng gabi nang magpasyang matutulog na din itong si Lolo Ignacio, at nagtataka ito kung bakit hindi pa lumabas ng kwarto itong si Iman. Simon, ano ba? Lalabas pa ba si Iman? 6 na oras na siya sa loob ng kwarto at hindi pa lumalabas. Sagot naman ni Simon, "Nako, Lolo Ignacio, may pinaghandaan si Iman na matinding labanan. Kaya kailangan niyang magkarga ng mga malalakas na dasal na pangbakod at pangharang sa kanyang katawan. Sa tingin ko, Lolo Ignacio, bukas na lalabas si Iman." Napatitig na lamang sa pintuan ang matanda, at pagkatapos humiga na ito sa isang lantay na nandoon sa sala. Itong si Simon, sumaglit na din ito at nag-uusal ng ilang dasal. Pagkatapos humiga na din ito sa papag at natutulog. Alas 6 na nang magising itong si Simon, at wala na sa loob ng kubo ang dalawang matanda na sina Lolo Ignacio at Lola Tikla. Lalong wala na din doon itong si Iman. Mabilis na bumangon ito at tiningnan ang labas. Nasa babuya na ang matandang babae, at sa taniman naman ng gulay itong si Lolo Ignacio, habang si Iman nasa upuan ito na kawayan sa gilid ng punong mangga. Nang makita ni Iman itong si Simon, dali-daling tinawag ito ng binata. Kaya lumabas na rin ng kubo itong si Simon. "Simon, humanda ka na. Aalis na tayo ngayon. Pupuntahan na natin ang bahay nila ni Utik. Pero daanan muna natin si Nanauga." Matapos na makapagpaalam ang dalawa, umalis na ang mga ito at papunta na doon sa bahay nila ni Nanauga doon sa may palayan. Pagdating ng mga ito, nakahanda na din ang grupo ng babaylan. Nandoon na ang 4 na kalalakihan at 2 kababaihan. Ang mga ito ang magiging alalay ni Nanauga. Dala-dala ng mga ito ang mga mahahabang itak at mga gamot kung sakaling kailangan ito nila ni Iman. Makalipas ang ilang minuto, umalis na din ang mga ito at papunta na doon sa paanan ng bundok ng San Jose. Nang papalapit na sila, sabi nitong si Nanauga kay Iman, "Iman, Simon, ang bahay nila nasa unahan ng mga kakahuyan na yan. Wala kayong makikitang ibang bahay kundi ang bahay lamang nila ni Utik. Ipagdasal ko ang inyong tagumpay, Iman, Simon. Mag-iingat kayo. Dito na lamang kami. May mga gagawin kaming mga orasyon para mapigilan ang mga paggamit nila sa mga engkanto. Kami na ang bahala sa kanila." "Nanauga, maraming salamat. Kami na rin ang bahala sa pamilya nitong si Utik." At muling naglalakad sina Iman at Simon. Nang papasok na sila doon sa kakahuyan, naghahanda na ang mga ito. Ikinarga na ni Iman ang agimat nito ng tagulilong. Sa tingin niya, magagamit niya ito dahil sa kapal ng kakahuyan sa paligid. Hinugot na din ito ang isang punyal at kinuha ang isang librita. Mga barangan at manlalason ang kanilang kalaban. Maaaring labanan ito sa mga orasyon. Humanda na din itong si Simon. Paglabas nila ng kakahuyan,
bumulaga sa kanila ang dalawang bahay na nasa gilid ng bundok. Napapalibutan ang mga ito ng mga tanim na sagingan at punong kahoy. Ngunit ang pumukaw ng pansin nitong si Iman ang mga halaman na may bulaklak na kulay pula ang nakatanim sa paligid ng dalawang bahay. Sabi nitong si Iman kay Simon, "Ako na lang muna ang lalapit sa bahay nila, Simon. Ikaw na ang bahala sa mga alaga ng mga ito na nasa paligid. At kahit na ano ang mangyayari, iwasan mong maamoy ang halimuyak ng mga bulaklak na iyan. Dalawa lamang ang mangyayari sa atin kapag naamoy natin ang halimuyak ng mga bulaklak ng Diablo. Maaaring mahuli tayo ng kanilang mga paninlang. At pangalawa, maaaring makapagdulot ito ng pagkaparilsa ng ating mga katawan. Sige Iman, mag-iingat ka rin. Ako na ang bahala sa paligid." Ang sagot naman itong si Simon. Muling naglalakad itong si Iman papasok ng bakod ng dalawang bahay. Nakita na niya ang dalawang matanda na nasa likod ng bahay nito. Nasa pantawa naman ang isang lalaki at ang isang binata. Nasa labas ito at nagpapakain ng mga alaga nilang mga manok sa isang kulungan. Ramdam ni Iman ang malakas na pwersa ng kadiliman. Patuloy lang ito sa paglalakad at nakahanda na ang kanyang mga orasyon at mga armas. Nang makita naman si Iman ng mga ito, agad na naglalakad ang dalawang matanda na nasa likurang bahagi ng dalawang kubo. Mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa harapan. At ramdam agad nitong si Iman ang lakas ng pwersa ng mga ito. Maaaring ito na sina Utik at Nitay. At ang isang binatang nagpapakain ng manok, maaaring ito ay si Pablo. Dahil sa apat na kanyang nakikita, ito lamang ang mayroong pinakamalakas na taglay. Pero hindi natinag itong si Iman. Patuloy lamang ito sa paglalakad hanggang sa mapatapat doon sa isang kubo. Humarang na din sa kanya ang dalawang matanda. Nakitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Sabi agad ni Iman doon sa dalawang matanda, "Gusto kong makausap ang mayroong pangalan na Utik. May mahalaga lamang akong sasabihin sa kanya." Sagot ng isang matandang lalaki na nasa kanyang harapan, "Sabihin mo na ang gusto mo, binata. Nasa harapan mo na ang hinahanap mo." "Mabuti kung ganon. Gusto kong maintindihan ninyo ang aking sasabihin. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Itigil na ninyo ang mga paghasik ng lagim dito sa bayan ng San Jose. Dahil kung hindi, mapipilitan akong patayin kayo." Natahimik ang mga ito ng ilang segundo. Ngunit binasag ang katahimikan ng pagtawa nitong si Pablo na sa pagkakataon na iyon, naglalakad na ito papalapit sa kinatatayuan nila ni Iman. Galing ito doon sa kulungan nila ng mga manok. Patuloy ito sa paghalakak at sabi nito nang medyo makalapit na sa kanila, "Nakakatuwa ka naman. Pumunta ka dito at harap-harapang sasabihin sa amin ang mga bagay na iyan. Ang lakas naman ng loob mo, ang tindi ng tiwala mo sa iyong sarili." Sagot naman itong si Iman, "Hindi ako nagbibiro. Kung hindi ko kayo makukuha sa pakiusap." Hindi na tinapos pa ni Iman ang mga gustong sasabihin.
biglang nawala ito sa kinatatayuan. Mabilis naman ang kilos ng dalawang matanda. Alam nilang aatakihin na sila ng kanilang karap. Habang umiilag ang mga ito, nag-uusal na din ang mga ito ng mga orasyon. Habang itong si Pablo, napakabilis ang mga kilos nito para protektahan ang kanilang mga magulang. Hinarang ito ang papasugod na si Iman. Ngunit sa isang saglit, napasigaw na lamang ang isang binata na nakatayo doon sa may pantawan. Ito pala ang unang punterya ni Iman. Tinamaan ito sa likuran at tumagos pa sa dibdib ng binata. Napaigik ito at namimilipit agad sa sakit. Usal nang usal din itong si Iman ng mga orasyon para hindi mahuli ang kanyang mga galaw at kilos. Napasigaw na ang dalawang matanda at lalo na itong si Pablo nang makita ang ginawa ni Iman sa kanyang kapatid. Biglang umatake na din ang tatlo kay Iman. Ngunit napakabilis na kumilos itong si Iman gamit ang mga taglay na agimat nito. Biglang nawala din ito doon sa may pantawan. Pero bago ito umalis doon, binigyan pa ng isang pag-atake at tinamaan sa may batok ang anak ng mag-asawang Otik at Nitay. Agad itong bumagsak at nawala ng malay. Nagulat itong si Iman nang biglang sumulpot sa kanyang likuran itong si Pablo. Totoo nga ang sabi ni Nana Uga, ang pinakamalakas sa kanila ay itong si Pablo. Nakita pa rin ito ang mga galaw ni Iman kahit na gaano pa ito kabilis. Pilit siyang inabot ng saksak gamit ang maliit na punyal nitong si Pablo. Alam ni Iman na kailangan niyang mag-ingat na hindi matatamaan dahil batid niyang hindi ordinaryo ang hawak nitong punyal. Habang naglalaban sina Pablo sa likurang bahagi ng bahay ng mga ito, rinig niya ang pag-uusal ng mga orasyon ng dalawang matanda. Tinatawag na nito ang mga kaibigan ng mga engkanto at ang mga alagang sigbin at mga balbal. Ngunit ang hindi nila maintindihan, parang may mga orasyon din ang pumipigil sa kanilang ginagawa. Hindi nila magawang palabasin ang mga kaibigan nilang mga engkanto at mga lamang lupa na babalutan ang buong lugar ng isang napakalakas na mga orasyon at ang mga alaga nila na nagbabantay sa buong paligid. Nakita nilang may isang tao ang mabilis na tumatakbo paikot sa kanilang mga kubo habang inaatake ang kanilang mga alaga. Kaya napagtanto nila na hindi lang ang binatang ito ang umaatake sa kanila. Mayroon pa itong mga kasama at hindi basta-basta ang mga sumugod sa kanila. Mga malalakas ang mga ito, hindi lang sa pisikal na pakikipaglaban at sa paggamit ng mga agimat, pati na rin sa mga kaalaman sa mga orasyon. Sabi nitong si Otik na atakihin na niya ang taong umaatake sa kanilang mga alaga at tulungan nitong sinitay itong si Pablo. Dahil ramdam nitong si Otik ang sobrang lakas ng binatang kaharap ng kanyang anak. Pagkatapos, matapos na makapag-usal itong si Otik ng mga orasyon, bitbit ang isang parang latigo na punong-puno ng mga tinik. Inatake na nito si Simon. Habang ang asawa nitong sinitay, mabilis itong tumakbo papunta sa likurang bahagi para tulungan ang anak na si Pablo. Habang papalapit ito
Usal ito ng usal ng mga orasyon. Ngunit bigla itong natahimik nang may isang nilalang ang bigla ang sumulpot sa kanyang likuran. Tinakpan ang kanyang bibig at ramdam niya agad ang pagpasok sa kanyang katawan ng isang pwersa na napakainit sa kanyang pakiramdam. Narinig din niya sa kanyang likuran ang mga pag-uusal ng orasyon nitong si Iman. Mabilis din na kumilos itong si Pablo. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina na sa pagkakataon na iyon, nahuli na ito ni Iman. May mga isinaboy sa paligid itong si Pablo na parang mga pulbo at may mga isinigaw itong mga orasyon. Sabi nitong si Pablo, "Bitiwan mo ang aking inay. Ako ang harapin mo, duwag." Agad na nalanghap ni Iman ang kakaibang baho galing sa mga isinaboy nitong si Pablo at may kinuha itong isang maliit na bulaklak. Habang tumatakbo at umiilag itong si Iman sa mga ginawang pag-atake ni Pablo, kinukusot-kusot niya ang mga bulaklak at inaamoy ang mabango nitong halimuyak. Sa paraan na iyon, hindi tumatalab sa kanya ang lason ng mga isinaboy na pulbo nitong si Pablo. Habang sina Simon at Utik, nagsimulang mapagmulo na din ang mga ito. Labanan, lakas sa lakas at kaalaman sa mga orasyon. Sinubukan nitong si Utik na maibaon ang barang sa katawan nitong si Simon para manghina na ito at madali niyang matapos. Ngunit kakaiba din ang liksi nitong si Simon. Kaya hirap na hirap din itong si Utik na matalo ang alalay nitong si Iman. Hanggang sa mahuli itong si Utik ng mga orasyon na alam nitong si Simon. Hindi man gaanong kalakasan itong si Simon na tulad ni Iman. Ngunit sapat na ang kanyang mga kaalaman sa pakikipaglaban at sa mga orasyon para talunin itong si Utik. Hindi na nito magagamit ang barang at lason dahil naigapos na ni Simon ang lahat na mga ito. Labanan na lamang ang dalawa sa ordinaryo nilang lakas. Dahil si Simon, hindi na rin nito kayang gamitin pa ang kanyang mga kaalaman sa orasyon dahil sa sobrang pwersang paggamit nito laban kay Utik. Nang magawang maigapos nito ang lahat na kakayahan ng barangan, umaasa na lamang itong si Simon sa pisikal na labanan. Mas malaki ang katawan nitong si Simon kumpara kay Utik. Mas malakas at mas batak sa labanan. Dalawang tama ng sapak ni Simon sa panga nitong si Utik. Agad na bumulagta ito sa lupa. Sabi ni Simon, "Sige, bumangon ka. Lumaban ka. Mukhang mag-enjoy ako sa iyo ngayon. Unti-untiin ko ang pagtapos sa iyong buhay. Mga demonyo kayo. Hindi na kayo dapat na mabuhay pa dito sa mundong ibabaw." Napahawak itong si Utik sa kanyang panga habang may tumatagas ng dugo sa ilong at bibig. Pagtayo nitong si Utik, mabilis na pumulot ito ng kahoy at pinaghampas na itong si Simon. Nakita na din kasi nitong si Utik na nakabulagta na ang asawa nito doon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Ibig sabihin, natalo na din ito nitong si Iman. Napaluha na lamang itong si Utik habang umaatake kay Simon ang buong akala niya. Wala nang mga nilalang pa ang makakatalo sa kanila. Pero nagkamali siya dahil kaharap nila ngayon ang napakalakas na mga nilalang na pinagmuka lamang silang mga bata sa labanan. Tanging itong si Pablo lamang ang nakakasabay
Ngunit ilang minuto lamang iyon dahil nang lingunin niya ang likuran ng kanilang bahay, nakita niyang bumulagta na din itong si Pablo at pilit na tumatayo. Dahil sa pag-isip nitong si Otik, isang sipa sa tiyan ang nagpayuko sa kanya at suntok sa batok naman galing kay Simon ang nagpabagsak niya sa lupa. Nagdilim ang paningin ni Otik dahil sa lakas ng mga sipa at suntok nitong si Simon. Sa isip niya, ayaw niyang magpatalo ng ganun-ganun na lamang. Kaya pilit itong tumayo at hinahagilap ang nabitiwa na putol ng kahoy. Ngunit isang malutong na sipa ang tumama sa kanyang panga, ang tuluyan na nagpabagsak sa kanya at nawala na siya ng malay. Habang itong si Pablo, nagawa na ni Iman na maigapos ang ibang mga kakayahan nito. Kaya sunod-sunod nang napapatamaan ito ni Iman sa iba't ibang parte ng katawan, hanggang sa tuluyang bumulagta ito at namimilipit sa sobrang sakit. Dahan-dahan na naglalakad itong si Iman papalapit sa nakaluhod na si Pablo. Maraming dugo na ang umaagos sa buong nitong katawan dahil sa mga natamong sugat sa labanan. Sa isip nitong si Iman, tutuluyan na niya ang isang ito. Nagpalingon-lingon siya sa buong paligid. Nakabulagta na din ang ina nitong si Pablo at hindi na rin ito gumagalaw. Habang doon sa unahan, tanaw ni Iman ang nakabulagtang si Otik na hindi na rin gumagalaw. Habang nasa tabi nito, itong si Simon. Itinaas ni Simon ang kanyang kanang kamay nito na ibig sabihin na talo na niya itong si Otik. Tapos na ang lahat. Itong si Pablo na lamang ang natitira. Nang muling humakbang itong si Iman, nagulat ito nang makaramdam ng kakaibang puwersa galing kay Pablo. Kaya napatitig itong si Iman sa nakaluhod na kalaban. Kita niya na parang nag-aapoy ang mga mata nito at nagsisimula na itong tumatawa-tawa at humalakhak. Dahan-dahan itong tumayo at pagkatapos, sumigaw ito ng napakalakas. May nakita itong si Iman na napakalakas na pwersa ang umiikot sa kanilang dalawa at mayroong nagsilabasan na mga maliliit na anino na mayroong napakalaking bunganga. Sa isip nitong si Iman, mukhang ito na ang sinasabi ni Nana Uga na ibininta nitong si Pablo ang kanyang kaluluwa kapalit ng walang hanggang kapangyarihan. Hindi na si Pablo ang kanyang karap ngayon, kundi ang Haring Diablo. Mabilis na kinuha ni Iman ang isang kabibing itim. Ipinatak niya sa kanyang bibig ng 3 beses ang lamang langis ng kabibing itim. Kinuha din niya ang isang maliit na punyal at palihim na inihulog niya ito sa lupa, sabay ng pag-igpaw nitong si Iman papasugod kay Pablo. Ngunit sumalubong agad ang mga maliliit na aninong itim sa kanya. Hinawakan itong si Iman sa paa at kamay, pero nang magsambit ng 3 banyagang salita itong si Iman, nagtilian agad ang mga maliliit na nilalang na nakahawak sa kanya, hanggang sa parang nasusunog na ang mga ito at maglaho sa kadiliman. Ngunit hindi niya napansin na nasa kanyang harapan na itong si Pablo, at nagpakawala agad ito ng mga sikwat na tumama naman sa kanyang dibdib at tiyan. Sa sobrang lakas ng ginawang pag-atake ni Pablo, tumilapon pa itong si Iman at tumama ito doon sa isang malaking puno ng kahoy. Napaluhod itong si Iman at ramdam agad
ang sobrang sakit. Mabilis niyang ikinarga ang kanyang agimat ng limatok para agad na mapagaling ang kanyang mga natamong sugat. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na sisidlan ng tubig at ipinahid niya ito sa buong katawan, lalo na sa kanyang mga sugat. Inihanda na din niya ang kanyang agimat ng ngipin ng kalabaw. Matapos na mapakain ang kanyang agimat, mabilis nang tumakbo itong si Iman. Lalabanan niya ang jablong ito sa lakas sa lakas. Nang mapang-abot na ang dalawa, sabay na nagpakawala ng mga sapak ang mga ito. Tinamaan sa muka itong si Iman at sa dibdib naman ang tama nitong si Pablo. Ngunit mas naunang nakabawi ng lakas at balanse itong si Iman. Dahil sa kanyang ininom na langis, kaya nitong protektahan ang kanyang katawan galing sa kapangyarihan ng Diablo sa loob ng 5 minuto. Kailangan na tapusin ito agad ni Iman. Umiikot itong si Iman sabay igpaw pa itaas at bumagsak ito sa likod ni Pablo. Sabay na itinumba niya ito sa lupa. Kinubawan agad ito ni Iman at pinagsasapak. Lumapit na din sana itong si Simon nang makita na tinamaan si Iman kanina. Ngunit biglang napatigalgal ito nang hindi maigalaw ang mga paa. Nag-usal ito ng mga orasyon na pangwasak. Ngunit hindi ito sapat para mawasak ang malakas na orasyon na inilagay ni Pablo. Habang itong si Iman, ilang beses na din niyang tinamaan itong si Pablo na nakabulagta na sa lupa. Rinig pa nga niya ang paglagutok ng mga buto nito sa panga sa bawat tama ng kanyang mga suntok. Ngunit may nagawa pang paraan itong si Pablo para makipagsabayan. Naisaboy na nito ang lason sa paligid na nagiging dahilan para manghina itong si Iman. Kahit na mahina na itong si Pablo, nagawa pa nitong makaganti ng mga suntok, kaya napatras itong si Iman. Kailangan niyang maalis ang lason sa kanyang katawan at mangkukunin sana nito ang bulaklak ng antunga para maamoy ang halimuyak galing ito. Ngunit papasugod na itong si Pablo at nagpakawala ng ilang suntok. Mayroong 2 ang tumama kay Iman na siyang dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Ngunit sinadya lamang iyon ni Iman para mabunot niya ang ibinaon na punyal kanina. Nang muling sumugod itong si Pablo, nakita ni Iman na mukhang bumalik na ang dating lakas nito dahil sa nakita niyang parang hangin na sumabay sa katawan ni Pablo. Punong-puno ito ng kapangyarihan ng kadiliman. Lumuhod itong si Iman at nagsambit ng ilang banyagang salita. Ikinasana niya ang orasyon na pangkitil at ikinarga ito sa kanyang hawak na punyal. Nang makalapit itong si Pablo, tinamaan sa muka itong si Iman at muling bumulagta ito sa lupa. Ngunit kasabay noon, nahawakan ni Iman si Pablo sa batok at hinila ito kasabay sa pagbagsak at buong lakas na itinarak niya ang punyal na hawak sa dibdib ni Pablo habang patuloy na nag-uusal ng mga dasal at orasyon. Ngumasab itong si Pablo nang tamaan ito sa liig ng punyal ni Iman. Nagkatitigan ang 2 at sinubukan sanang kontrahin ni Pablo ang mga ginagawang orasyon ni Iman. Hindi mo na magagawa ang bagay na iyan. Hindi mo mawasak pa ang aking ginawang orasyon, Pablo. Naitara ko na ang pangkitil at katapusan mo na ngayon.
Rinig at kita ni Iman na nagsimulang sumigaw na itong si Pablo dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Nangingisay na ito habang nakahawak sa kanyang magkabilang balikat. Hinila ito ni Iman pahiga sa lupa at kinubawan. Ilang bisis na inundayan niya ito ng mga saksak hanggang sa unti-unting humina na ang hangin sa buong paligid. Patuloy sa pangingisay itong si Pablo hanggang sa malugutan na ito ng hininga. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakita ni Iman ang mabilis na pag-ibis ng isang anino na may hawak na karit. Sinikwat nito ang katawan ni Pablo at kitang-kita ni Iman na dinala nito ang kaluluwa nitong si Pablo hanggang sa maglaho na din ang mga ito sa kadiliman. Napaluhod itong si Iman. Ang buong akala niya mabilis lamang na matatapos niya ang mga barangan na ito. Pero nagkamali si Iman. Kakaiba din pala ang lakas nitong si Pablo. Kaya pala natatalo nito ang mga albularyo dito sa bayan ng San Jose. Tuluyan na din na nakalapit itong si Simon kay Iman at tinulungan itong makalakad. Sabi ni Iman, "Okay lang ako, Simon. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko pa. Tawagin mo sina Nana Uga. Sabihin mo na tapos na ang labanan." Mabilis na kumilos itong si Simon. At pagdating nila ni Nana Uga, bumulaga sa kanila ang bangkay nitong si Pablo at ang kapatid nito doon sa may pantawan. Habang wala pa ring malay sina Otik at Nitay. Nagpapasalamat itong si Nana Uga kay Iman. "Maraming salamat, Iman, sa ginawa ninyong tulong. Pakisabi kay Lolo Tikoy at pakiabot ng aking pasasalamat." Ang sagot naman itong si Iman, "Ibulong mo na lamang sa hangin ang lahat, Nana Uga, at tiyak kong marinig yun ni Lolo Tikoy. Hindi na kami muling magkikita pa. Hindi ko na rin alam kung sa aming pagbabalik ay buhay pa si Lolo Tikoy. Pero huwag kayong mag-alala. Ang pangako niya, hindi siya mawala at laging nasa paligid lamang. Nakabantay sa atin at tutulungan pa rin tayo sa pakikipaglaban laban sa mga kampon ng kadiliman na nauga. Hindi na rin kami magtatagal. Aalis na rin kami ni Simon para muling maglalakbay at harapin ang mga kampon ng kadiliman at sugpuin ang kasamaan ng mga ito." Si Inting ay laging sumasama sa kanyang lolo tuwing nanggagamot ito. Patay na kasi ang mga magulang ito, kaya sa kanyang lolo na siya nakatira. Wala na din ang kanyang lola. Silang dalawa na lang ng kanyang lolo. Nang mag-22 na ang edad ni Inting, ay namatay na ang kanyang lolo. Pero bago ito namatay, ay naibigay pa ng kanyang lolo ang mga kaalaman nito sa panggagamot at ang kaisa-isang agimat, ang agimat ng puting kabalyero. 2 buwan matapos mamatay ang lolo ni Inting, ay lumuwas ito ng Cebu kasama ang pinsan nitong si Jeve. Magtatrabaho sila doon sa manukan ng kanyang tiyuhin doon sa bundok ng Minolos, Toledo. Malaking poultry kasi ito at nangangailangan ng dagdag na tauhan. Palagi kasi itong ninanakawan. Nang makarating na sila doon, ay agad na itinuro ng katiwala ng tiyuhin nila ang mga dapat na gagawin. Bali 6 silang lahat kasama ang dating mga tauhan ng tiyuhin niya. Malawak ang manukan nito at napapaligiran ng kakahuyan. Sa kabilang banda
ay ilog at sa kabila naman ay may mga ilang kabayan ang nanodoon. Negosyo kasi ito ng kanyang tiyuhin na isa sa mga nagdi-deliver ng mga manok sa iba't ibang malalaking restoran sa Cebu City. Ang trabaho lang nila ay tagapakain at tagaalaga ng mga manok simula umaga hanggang hapon. At magbabantay na rin kasi nitong mga huling araw ay palagi silang ninanakawan. May stay out din silang taga-check ng kalusugan ng mga manok. Dumating sila ng mga alas dos ng hapon. Pinapahinga na lang muna sila at kinabukasan na sila magsisimula sa kanilang trabaho. Alas ses ng hapon, matapos magpakain ng mga manok ang kanilang mga kasama, ay niyaya sila ng mga ito na pupunta doon sa isang kaibigan nila na may birthday. Ayaw sana nila, pero dala ng gusto nilang makikisama, kaya sumama na sila ng kanyang pinsan na si JV. Pagdating nila doon sa may birthday, ay ipinakilala sila sa mga tao dito. Itong sina Jojo, Louie at Ronnie ay magdadalawang taon na bilang trabahante ng kanyang tiyuhin. Sa tagal ng tatlo sa lugar na ito, ay marami na itong naging kaibigan dito, pati na doon sa kabilang barangay. Masaya naman sila doon. Pagkatapos kumain, nagkakantahan at nag-iinuman. May mga bisita din na galing sa ibang lugar. Kaya halo-halo na yung mga tao na nandoon. Yung iba ay hindi nga kilala nila Jojo, Louie at Ronnie. Nang umihi si Inting, napadaan siya doon sa isang grupo na nag-iinuman. Doon sa likod ng bahay. Tinawag siya nung isa. Pare, shot ka muna. Dahil sa hindi naman talaga umiinom si Inting, nakainom lang siya ng dalawang shot doon sa grupo niya. Parang nahihilo na siya. Kaya nakikiusap siya na hindi na siya iinom. Pasensya na mga tol. Talagang hindi ako umiinom. Napatitig sa kanya yung nag-alok. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Inting. Pinapahiya mo ba ako? Tinampal siya sa mukha. Siyempre, nagulat si Inting. Nakaramdam siya ng galit. At nang hahawakan na sana si Inting sa balikat, inunahan na niya ito. Hinawakan niya yung kamay at piniga. Napasigaw ito sa sakit. Isang pisil lang at para na itong nababalian ng buto. Tumayo na rin yung apat para tulungan yung lalaki. Pero pinigilan ito ng isang kasama nila. Wag, upo kayo. Isang medyo may katandaan na lalaki. Medyo malaki ng kunti sa kanya ang pangangatawan nito. Mahinahon lang ito at humingi ng pasensya sa kanya. Opo, Kakardo. Utos nito doon sa lalaking tumampal kay Inting. Ikaw kasi, kala mo kung sinong mayabang at matapang. Pasensya ka na pare ha, mga nakainom lang kasi. Pero nang magkatitigan sila, noong lalaki ay may kakaibang nararamdaman si Inting. Parang nanonood sa katawan niya ang mga titig nito at ramdam niya ang kakaibang presensya nito. Alam niya, may karga ito. Kung hindi man agimat, ay may mga kaalaman ito sa buhay na salita. Mag-uusal na sana si Inting ng orasyon para mas mararamdaman niya yung kakaibang aura ng lalaki. Pero nagsalita ito. Wag na pare, hindi yan uubra sa akin. Subukan mo lang yan pag nagkita tayong uli. Yung tayo lang dalawa. At ngumiti ito. Putik ba't nakaramdam ako ng takot? Sabi ni Inting.
ano ba ang kakayahan ng taong ito? Kaya sa inis ay umalis kaagad si Inting pabalik doon sa misa ng kanyang pinsan at tatlong kasama nito. Nakakahiya kasi, lumabas na yung may-ari ng bahay. Baguhan pa siya, nakakakita kaagad ng away. Pagdating niya sa kanilang misa, ay tahimik lang siya. Hindi na niya sinasabi sa mga kasama niya ang nangyayari. Baka mas lalo pang lumaki ang gulo. Nakakainom pa naman ang mga kasama niya. Mag-alas 8 na ng gabi nang magpaalam ang grupo nila Inting na uuwi na. Maaga pa kasi silang gigising kinabukasan dahil sa kanilang trabaho. Naintindihan naman ito nung nag-birthday. At habang pauwi na sila, napakadilim. Isang flashlight lang ang gamit nila. At pasuray-suray pa yung apat na kasama niya, pati si JV, ay lasing na lasing din. Nang mapalingon si Inting dahil may napansin siya na parang anino ng tao doon sa kakahuyan. Sinisipat-sipat niya ito, pero nawala. Kaya pinabayaan na lang nila at nagpatuloy na naman sila sa paglalakad. At nang mapatigil na naman ang lima, dahil rinig na rinig nila yung parang umaalulong. Pero hindi ito aso. Grabe kasi ang tinis ng busis nito. Inilawan ito ng flashlight ni Jojo doon sa kakahuyan. Pero wala silang nakita. At nang mabaling na naman ang tingin nila doon sa unahan ng kanilang dinadaanan, nang may makita silang tatlong napakalaking aso. At nang matamaan ito ng flashlight, ay kita ang mapupulang mata at ang napakaitim nitong kulay. At parang gigil na gigil ang mga ito sa kanila. Uy, ano yan? Napakalaki naman ng mga asong yan, sabi ni Jojo at napatras. Huwag kayong gumalaw. Hindi yan mga normal na aso, sabi ni Inting. Kaya napalingon ang apat sa kanya. Aswang? Paano nagiging aswang yan? Tanong ni Louie. Parang nawala ang kalasingan ng apat. Inilabas ni Inting ang kanyang medalyon at nag-uusal ito ng ilang orasyon. At kita nilang lahat na parang takot na takot ang tatlong aso na nagpulasan, mabilis na tumakbo papunta ng kakahuyan. Mga aso lang yun, di ba? Natakot sa atin. Tara na, maaga pa naman tayo bukas, sabi ni Jojo. Kaya umalis na sila doon sa lugar. Habang naglalakad, nag-iisip si Inting, bakit may mga nagpapakita sa kanila na mga aswang? Unang araw pa naman nila dito. Parang magagamit niya ang kanyang kaalaman sa lugar na ito. Mapapalaban siya dito, sa isip ni Inting. Ilang minutong paglalakad ay nasa bahay na sila. Dahil nakainom ay agad na nakatulog ang kanyang mga kasama. Pero si Inting ay hindi. Nakaluhod ito at nagdarasal para sa kanyang agimat at ilang karga na medalyon. Kailangang laging handa. Kailangang magkarga. Hinding-hindi niya makakalimutan yung lalaki doon sa may birthday. May ibang nararamdaman siya dito. Pagkatapos niyang magkarga ng dasal, ay agad na natulog din siya. Kasama niya sa kwarto si JV. Kinabukasan, ay maaga silang gumising. Alas 5 pa lang ng umaga, ay naghanda na sila. Pagkatapos mag-almusal, ay nagsimula na sila sa kani-kanilang trabaho. Sina JV, Louie, at Inting ang magkasama.
Sila ang nakatuka doon sa pinakadulo na bahagi ng manukan. Nagpapakain sila sa mga manok habang nagkikwentuhan. Nang makita nila si Mang Dolpo, yung katiwala ng kanyang tiyuhin at tinatawag sila. Nandoon kasi ito sa kabilang gilid ng manukan kasama ang dalawang utusan. Kakatapos pa lang nila Louie, GB at Inting na mapakain ang lahat ng manok na nakatuka sa kanila. At dalidaling lumapit ang tatlo papunta kina Mang Dolpo. At pagdating nila doon, galit na galit si Mang Dolpo dahil nawawalan na naman sila ng mga manok. Utos niya ay maglilibot sila pagkatapos mananghalian. Titingnan nila ang palibot ng manukan, pati doon sa may sapa. Baka makakita sila ng mga bakas doon sa mga magnanakaw. Umuwi muna sila at kumain ng pananghalian. At pagkatapos, sina Inting, GV, Louie at Jojo ang maglilibot sa buong paligid ng manukan at yung iba ay magpapatuloy sa kani-kanilang ginagawa. Umalis na ang apat. Uunahin nila yung dulo doon sa may kakahuyan. Mga mahigit 10 minutong paglalakad ay narating na nila yung kakahuyan. Naglilibot lang sila sa paligid. Nang walang makita na anumang palatandaan na may dumaan dito, kaya naglalakad na sila papunta doon sa ilog. At napatigil ang apat sa paglalakad. May nakita sila na nag-iinuman doon sa may kubo sa gilid ng ilog. Tinitigan ito ng mabuti ni Inting. Parang pamilyar sa kanya ang mga ito. Ito yung mga tao na nandoon sa birthday. At yung lalaki, nandoon rin. Pero pito na silang lahat ngayon. Nang makita sila ng mga ito, ay tinawag sila. Sabi ni Jojo, "Tara, puntahan na lang natin. Sila Mang Kulas yan. Baka pag-initan pa tayo ng mga yan." "Ha? Isino ba ang mga yan, Jo?" tanong ni JB. "Taga-kabilang barangay yan. Yang si Mang Kulas ay kinatatakutan dito at sa mga kalapit na barangay. Sabi kasi nila, mangkukulam daw. Iwan, di ko rin alam. Tara, lapitan na natin." Habang papalapit sina Jojo doon sa kubo, kita ni Inting na sa kanya lang talaga nakatitig itong si Mang Kulas. Iba talaga ang titig nito. Nang nasa kubo na sila Jojo, "Uy, buti na padaan kayo. Shot muna kayo at kain muna kayo. Marami kaming pulutan dito." Napatitig si Jojo sa mesa. Ang dami naman ng pulutan ng mga ito. Sabi sa isip ni Jojo, "Salap naman ng pulutan nyo, Mang Kulas, ha. Iba't ibang luto ng manok to." Sabi ni Jojo, "Oo, sige, kuha lang kayo at inom na din kayo, Jojo." At tumingin ito kay Inting. "Oy pare, ano nga uli ang pangalan mo? Nakalimutan kong itanong kahapon." Tanong ni Mang Kulas kay Inting. Kaya sagot ni Inting, "Inting po, Inting po yung pangalan ko." Ito na naman. Nagkatitigan na naman sila. Nakakaramdam ng pagkahilo si Inting. Kaya agad ito na nag-usal ng mga orasyon. Saka na lang unti-unting bumabalik yung normal na pakiramdam niya. "Putik, sinusubukan talaga ako ng matandang ito." Sabi sa isip ni Inting. Nang magsalita si Jojo, pagkatapos uminom, "Dinalang muna kami magtatagal, Mang Kulas. May pupuntahan lang kami kasi. Marami pong salamat po sa inyo." Pero si Mang Kulas ay nakatitig pa rin sa kanya. Kita din ni Inting yung talim ng tingin nung nakaaway niya sa may birthday. "Sige, sige Jo, ingat kayo at balik kayo bukas para mag-inuman naman tayo. Ako ang bahala sa pulutan." Sabi ni Mang Kulas. Paalis na sila Jojo at habang naglalakad,
Sabi nito, parang may kutob ako doon sa mga pulutan nila Mang Kulasa. Tama yata ang kutob din ni Mang Dulpo. Sila lang talaga ang pwedeng mapaghihinalaan sa mga manok na nawawala galing sa poultry. Tara, uuwi na tayo at nang masabi agad natin kay Mang Dulpo. Nang makarating na sila doon sa bahay, tamang-tama naman nakakatapos lang nila Mang Dulpo sa pagpapakain sa mga manok. Kaya sinabi kaagad nila Jojo at Louie tungkol doon kina Mang Kulas. Yung hinala nila na sila yung mga nagnanakaw sa mga nawawalang mga manok. Kaya sabi ni Mang Dulpo, maglilibot sila mamayang gabi sa paligid ng manukan. Baka kasi ay babalik na naman ang mga ito para magnakaw. Habang si Inting ay dali-daling pumasok ng bahay at dumiritso sa kanyang kwarto, may kinuha itong maliit na buti, isang librito at kwintas na cross na gawa ng tanso. Kailangan niyang mag-ingat at maglagay ng mga protekta sa katawan. Mukhang mataas ang antas ng kaalaman ni Mang Kulas. At lumuhod na siya para magdasal. Dahil mamayang gabi ay nararamdaman niya na muli silang magkikita ni Mang Kulas at masusubukan ni Inting kung gaano kalakas ang taglay nitong kaalaman. Dalawang oras ang inilagi ni Inting sa kwarto para magdasal. Pagkatapos, lumabas na ito at tumulong sa paghanda ng hapunan nila sa gabi yun. Lumapit sa kanya si JB at Jojo. Tanong ni JB, "Tol Inting, napansin ko na panay ang titigan nyo nung matanda. Anong nararamdaman mo doon?" Alam naman kasi ni JV na may kaalaman itong si Inting gawa ng nasa puder ito ng kanilang lolo na kilala sa Sekihor bilang magaling na albularyo. Pati sina Jojo ay alam na din. Sinasabi na ito ni JV. Sabi ni Jojo, "Tol Inting, yung Kulas ay dapat mag-ingat ka. May mga sabi-sabi na mga ilang albularyo na din dito ang kanyang napapatay." Di na lang sumagot si Inting. Alam kasi niya at ramdam ang kakaibang lakas ng matanda. Niyaya na lang niya ang mga ito na kumain na para maaga silang makapagsimula sa paglilibot. Mag-alas 9 na ng gabi ay umalis na sila ng bahay para makapagsimula na. Sa gabing yon, sina JV, Inting, Ronnie at Louie ang naatasan. Bali, salitan sila sa paglilibot. Bukas naman ay sina Mang Dulpo at ang mga tauhan nito. Siyempre armado sila ng mga itak. At si Inting ay nagkarga ng mga dasal sa kanyang mga gamit. Pakiramdam niya ay pulido ang kanyang mga pananggalang sa mga medalyon na daladala niya. Nang mapadaan sila sa may ilog, napalingon si Inting doon sa may kubo. Huminto siya saglit para kasing may isang anino na nakakapit doon sa bubong. Napatigil na din ang kanyang mga kasama. "Bakit, Tol Inting?" tanong ni JV. Sagot naman ni Inting, "Parang may nilalang sa bubong ng kubo." Sinisipat-sipat ito ng grupo. "Wala naman, Tol," sabi ni Ronnie. Kaya naglakad na naman ang apat. Pero si Inting ay nagpalingon-lingon doon sa kubo. Kita niya kasi na may nilalang talaga doon sa bubong. Pero hindi niya ito mararamdaman. Bakit kaya? Dahil ba malakas ang kanyang karga sa pananggalang? Nang makarating sila doon sa kakahuyan, napatigil sila at nakikiramdam. Mayroon kasing parang umiiyak na busis babae. Pero parang malayo pa ito sa kanila.
Narinig nyo ba? Tanong ni Louie. Oo, tol. Iyak yun ah. Sagot ni JV naman. Nakikiramdam si Inting. May naririnig siya, pero muli ay hindi niya ito mararamdaman. O baka lang ay hindi ito mga kampo ng dilim. Ibig sabihin, normal lang na tao kaya di niya mararamdaman. Sinunda nila yung busis na umiiyak. Dahan-dahan na tinuntun nila ang pinanggagalingan ng iyak. Baka kasi may nangyayari dito na masama. Kasi bakit nasa kakahuyan ang babaeng ito sa ganitong oras ng gabi, di ba? At bakit ito umiiyak? Hanggang marating nila yung pinagmulan ng iyak. Nakatago sila sa puno habang nakikita nila yung babae na nakayuko habang nakaupo sa lupa. Anong nangyayari dyan? Tara tol, puntahan natin. Sabi ni Louie. Wag! Pigil naman ni Inting. Sa pagkakataong ito ay may nararamdaman na siya doon sa babae. Napakasama ng inilabas nito na aura. Hindi yan tao. Tara, balik na tayo. Bulong ni Inting. Pero bago sila makakilos, biglang tumingin yung babae sa kinaroroonan nila. Dahil maliwanag ang buwan, kita nilang apat ang napakapangit na hitsura nito. May tumutulo pa na dugo sa mata, ilong at bibig. At tumili ng napakatinis habang mabilis ito na tumatakbo papunta sa direksyon nila. Napaatras sila. Si Rooney, sa sobrang takot at gulat, ay natumba ito sa lupa. Mabilis na nag-uusal si Inting ng mga orasyon. Pero wala. Patuloy sa pagsugod yung babae. At siya na ang punteriya nito. Nang akmang sasakali na si Inting, may tatlong salita na binanggit si Inting. Biglang naglaho yung babae habang pumapain lang sa kakahuyan ang matinis nitong tawa. Inilabas ni Inting yung maliit na balisong at mabilis na itinarak sa lupa. Mabilis na lumuhod at nag-uusal ng orasyon. At kita ng apat yung mga anino na nanggaling sa likod ng mga puno na nagtatakbuhan at nagpulasan papalayo. Ano ba ang mga yan, tol? Sigaw ni Rooney. Ang dami naman. Pagkatapos, binunot ni Inting yung balisong at sumigaw siya ng apat na buhay na salita. Biglang umaaliwalas ang paligid. Sabi ni Inting, wala na. Mga engkantong bugoy yun. Ibig sabihin sa Tagalog ay mga engkantong mapaglaro. Pinaglalaruan tayo. Pero hindi lalabas ang mga yon kung walang malakas na kakayahan na nag-uutos sa kanila. Napalingon si Inting sa tatlo. Pawis na pawis at namumutla pa ang mga ito sa takot. Kaya may kinuha si Inting sa kanyang bulsa na maliit na buti. Isinaboy niya sa iri ang laman doon at nagdasal siya. Bumalik na sa normal yung tatlo. Tara na, lalabas na tayo dito sa gubat. Hindi natin alam, baka may darating pa. Mabilis na naglakad ang apat, papalabas ng kakahuyan. At ilang minuto ang lumipas, huminto si Inting. Bakit tol? Tanong na naman ni JV. Sagot ni Inting, hindi nyo ba napapansin? Parang nagpabalik-balik na lang tayo sa ating dinadaanan. Napalingon-lingon ang tatlo. Oo nga, dumaan na tayo kanina dito ah. Sabi ni Louie, itong dalawang puno na to, dinadaanan na natin to. Ba't tayo nandito na naman? Nililigaw tayo ah, sabi ni Inting. Bilis, hubarin nyo ang mga pang-itaas na damit nyo at isuot natin na nakabaliktad.
Bilis. Kaya sumunod agad yung tatlo. At nang maisuot na nila ang mga damit nila na pabaliktad, nagulat sila dahil biglang nasa gilid na sila ng ilog. Gulat na naman ang tatlo. Tolinting, ano ba to? Natatakot na ako. Parang maiiyak na sabi ni Rooney. Sagot naman ni Inting, tara na, balik na tayo doon sa may manukan. Nako, sa isip ni Inting, kasi sa posisyon nila ay madadaanan nila yung kubo papunta doon sa manukan. E di ba kanina may nakita siyang nilalang sa bubong ng kubo? Sigurado siya na engkanto din yun. At ramdam na niya na may nakabang dyan sa kubo. Kaya inunahan na ito ni Inting. Kinuha niya yung isang medalyon at itinali ito sa kanyang braso. Pag may magpapakita na engkanto, ay huhulihin niya para malaman niya kung sino talaga ang nasa likod sa mga ito. Duda talaga siya na yung matanda ang may pakana dito, si Mangkulas. Papalapit na sila sa kubo. Humanda na si Inting. Nakakaramdam na siya ng aura ng kadiliman. Pag may nasilip siya na engkanto, ay susunggaban niya agad ito. Habang papalapit na sila sa kubo, ay panay ang tingin ni Inting doon sa bubong at sa puno na nasa gilid ng kubo. At nang mapalingon ang tatlo, dahil nakita nila si Inting na mabilis na tumakbo papunta doon sa puno na nasa gilid ng kubo. At parang may hinahabol doon, kaya napasunod ang tatlo. Tolinting, anong ginagawa mo dyan? Sinong hinahabol mo? Engkanto? Tanong ni JV. Sagot naman ni Inting, oo tol, tara, balik na tayo sa manukan. Mahirap na kung makatunog yung ibang engkanto. At mabilis na naglakad ang apat pabalik doon sa manukan. Habang si Inting ay mabilis na isinilid sa kanyang maitim na supot ang dalawang nahuling engkanto. May gagawin siya para malaman kung sino ang nag-utos sa mga ito. Pagdating nila sa manukan, ay naglilibot lang sila doon sa gilid ng harang hanggang mag-alas dos ng madaling araw. At nagpasyang umuwi na. Nang makarating na sila sa bahay, ay agad na natulog ang apat, dala na siguro ng pagod at antok. Pero ilang sandali lang na nakatulog si Inting, ay muli itong nagising. May nararamdaman kasi siya na may nakahawak sa kanyang dalawang paa. Kaya napabangon siya bigla. At may nakita siyang maliit na nilalang na tumakbo palabas ng kwarto. Kaya bumangon si Inting at sinundan niya agad ito hanggang sa labas ng bahay. Tumigil sa may pintuan si Inting. Nakikiramdam muna. Alam niya na pinaglalaruan siya ng mga engkanto. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit nakapasok ang nilalang na yun sa loob ng bahay. May mga inilagay siya na panguntra sa palibot nito. O baka hindi pa yun sapat. O mas malakas lang talaga ang nasa likod nito. May narinig siya na parang sumisitsit doon sa gilid ng bahay. Pinakinggan niya ito uli. Sitsit talaga. Sabi ni Inting, nako, sige, gusto niyong makipaglaro, pagbigyan ko kayo. Pinuntahan ito ni Inting habang nag-uusal na siya ng ilang orasyon. Pero nagulat siya nang may humawak sa kanyang dalawang paa. Paglingon niya, kita niya ang dalawang maiitim na nilalang. Walang mata at ang laki ng bibig. Mahigpit na hinahawakan siya ng mga ito sa kanyang paa. Susuntok ginasanan niya, pero may biglang humawak na din
sa kanyang dalawang braso at puwersang hinila siya ng mga ito papunta doon sa puno. Putik ang lakas ng mga ito. Pero kaya ito ni Inting. Sinadya niyang magpahila baka sakali ay lumabas yung pinuno nila. Mabilis na isinandar siya ng mga ito doon sa puno. Medyo naalarma si Inting dahil nakita niya na may nagsilabasan galing doon sa likod ng bahay na mga maiitim na nilalang at papasugod na ang mga ito papunta sa kanya. Dali-daling nag-orasyon si Inting pero may biglang tumakip sa kanyang bibig. Kailangang maigalaw at makawala ang isang kamay niya at makuha sa kanyang bulsa ang maliit na punyal. Buong lakas na hinila niya ito at diritsong sinuntok yung nilalang na nakahawak sa kanyang kabilang kamay at pinagsusuntok pa yung iba na nakahawak sa kanya. Isa-isang tumilapon ang mga ito. Mabilis na kinuha niya ang balisong at itinarak sa lupa. Lumuhod agad siya at nag-orasyon. Kita niya na parang napapaso lahat na nilalang sa kanyang paligid at nagtatakbo ang mga ito papalayo. Pero ang nakatawag pansin ni Inting ay yung nilalang na tumakbo galing doon sa likod ng puno. Iba ito sa kanila. Malaki ito at hindi maitim. Sa tingin nga ni Inting ay mas malaki pa ito sa kanya. Ang ginawa niya, hinugot niya agad yung balisong at hinabol yung nilalang na tumakbo galing doon sa likod ng puno. Sa isip niya, baka ito na yung pinuno ng mga engkanto. Pero habang tumatakbo siya, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaya tumigil na lang siya at kinuha yung maliit na buti sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sinisinghot-singhot niya ang laman nito. Kahit kasi natutulog itong si Inting, ay hindi niya ihiwalay ang kanyang mga gamit sa kaalaman sa kanyang katawan. Lalo na ngayon na sa tingin ni Inting ay napakalakas ng kanilang nakalaban. Hindi na lang niya itinuloy ang paghabol doon sa nilalang. Bumalik na lang siya ng bahay. Pero bago ito pumasok, ay naglagay ito ng mga dagdag na panguntra doon sa pinto para hindi na muli makapasok ang mga yun. Pati sa pintuan ng kanilang kwarto ay nilagyan na din niya. Saka na lang siya natulog. Kinabukasan, katulad ng dati ay maaga silang nagising. Kahit inaantok pa ay bumangon na si Inting. Pero bago siya lumabas ay kinuha niya muna yung mga nahuli niyang engkanto. Nilagyan ito ng mga orasyon na pampalimot. Kasi ang plano ni Inting ay palalayain niya ang mga ito. Pero bago yun ay lagyan niya ito ng mga orasyon na pampalimot at ang gagawin ng mga ito ay agad na pupunta doon sa nag-uuto sa kanila at papasundan na lang ito ni Inting sa kanyang kaibigang puting kabalyero, ang kanyang anting-anting. Malalaman na din niya kung sino ang nasa likod sa mga nangyayari na ito. Pinakawalan na niya ang dalawang engkanto habang lihim na sinundan ito sa kaibigan niyang puting kabalyero. Pagkatapos mag-almusal ay nagsisimula na naman sila sa kanila-kanilang mga trabaho. Ganon pa rin, doon sa pinakadulo na bahagi ng manukan ay sina Inting, JV at Louie pa rin ang nakatuka. Natapos sila sa kanilang gawain sa buong maghapon na normal lang ang lahat. Hanggang makapaghapon na sila. Pagkatapos kumain ay humanda na sina Mang Dulpo dahil ngayong gabi ay sila na naman ang maglilibot sa buong paligid ng manukan.
habang si Inting ay naghihintay lang na makaalis si Mang Dulpo. May gagawin siya ngayong gabi. May pupuntahan sila kasama ang kanyang anting-anting. Alam na kasi nila kung sino yung nagpapalabas doon sa mga engkanto at nag-utos na manggugulo sa kanila. May gagawin lang siya para masubukan yung kakayahan ng kalaban na walang iba kundi si Mang Kulas. Nang makaalis na si Mang Dulpo, ay agad na inihanda ni Inting ang lahat na pwede niyang dalhin. Si JB lang ang pinagsasabihan niya tungkol sa kanyang plano. Pinigilan siya sana nito, pero buo na ang pasya niya. Sabi niya, huwag itong mag-alala. May kasama naman siya. Kaya hindi na lang umimik si JV. Ilang sandali, umalis na si Inting. Nasa kabilang barangay nakatira si Mang Kulas. Pero hindi ito kalayuan sa kanila. Dala ng parang border na ang lupa kung saan nakatayo ang manukan ng kanyang tiyuhin. Tahimik na sinundan lang ni Inting ang puting kabelyero. Mahigit kalahating oras din ang nilalakad nila Inting. Nang mapatigil ang kaibigan ni Inting at may itinuro ito doon sa may damuhan. Tiningnan ito ni Inting at nakita niya na parang may taong tumalon-talon at tumatakbo doon sa damuhan. Ano yan? Anong ginagawa ng taong yan? Nagtago sa puno si Inting. Pinagmamasdan niya ng mabuti yung tao na nagtatakbo sa damuhan. At nagulat si Inting kasi parang lumulutang lang ito habang nagtatakbo. Ano to? Engkanto ba to? Duda ni Inting ay isa ito sa mga alagang engkanto ni Mang Kulas. Kasi ilang metro na lang kasi ay bahay na ng matanda. Alam ba ng taong yun na papunta na siya dito? Tanong ni Inting sa kanyang sarili. Napabalik ang tingin ni Inting doon sa lalaki kasi kita na niya na ang bilis nito na tumatakbo papunta sa kanya. Putik, ba't alam niya na nandito ako? Ikinarga agad ni Inting yung orasyon niya at may kinuha siya sa kanyang bulsa na maliit na buto ng prutas at dali-daling nilunok niya ito. Napatalon pa atras si Inting kasi sinuntok na siya nung lalaki. Buti na lang ay nakailag siya. Kita niya yung lupa na parang sumabog sa lakas ng suntok nung lalaki. Biglang papasugod na naman yung lalaki papunta sa kanya. Kaya humanda na si Inting. Laban na. Nang sumuntok ito ay nailagan ito ni Inting. Pero yung sipa ay hindi. Tinamaan siya sa dibdib at tumilapon siya sa malayo. Oo nga, napakalakas ng sipang yon, pero hindi siya masyadong nasaktan dala nung buto ng prutas. Hindi yun ordinaryong buto lang. Bigay yon nung kaibigang ermitanyo ng kanyang lolo. Nakapagbigay yon ng sobrang pananggalang laban sa mga kalaban na gumagamit ng agimat. Pero hindi rin magtatagal ang bisa nun. Mga 10 hanggang 15 minutos lang ang itatagal nun. Nakita niya naman na sumalakay na ito uli. Kaya kinarga na ni Inting sa kanang kamay ang orasyon. At nang makalapit na ito, ay sinapak niya agad ito sa mukha. Pero biglang nawala ito sa kanyang harapan. Grabe naman ang bilis nito. Biglang may bumulong sa kanya. Ilag ka. Nasa likod mo siya. Kaya gumulong agad si Inting at nailagan niya ang sapak nung lalaki. Tinulungan si Inting ng kanyang anting-anting ang kabalyerong puti.
Pasugod na naman yung lalaki. Nagkarga agad ng orasyon si Inting sa kanyang kamay. Pero bago niya ginawa yon, ay kinuha niya muna yung cross na tanso at inilagay niya sa nakakuyom na kamao. At nang makalapit na ito, may ibinulong siya na orasyon sa kanyang kamao. Napatigil ng ilang segundo yung lalaki. Yun na ang pagkakataon ni Inting. Buong lakas na sinapak niya ito sa dibdib at sinundan pa ng napakalakas na sipa sa panga. Natumba ito pati haya at hindi na gumagalaw. Tiningnan ito ni Inting. Nakadilat ang mata pero nawala na ito ng malay. Sabi ni Inting, "Putik, napalaban ako ah." At nang may makita siyang parang bato at maitim ang kulay na lumabas galing sa bibig nung lalaki. Agimat ito ng saging ah. Mabilis na hinuli ito ni Inting pagkalabas sa bibig at isinilid doon sa kanyang supot na daladala. Pero binalot niya muna ito ng pulang tila at binigyan ng orasyon. Natuwa si Inting, may bago na siyang agimat. Bahala na, aalamin na lang niya kung ano at paano niya pakakainin ng dasal para magagamit niya. "Tumingin ka sa likod mo," sabi nung puting kabalyero. Paglingon niya, ang tatlong matanda na nakasuot ng maitim na damit at maitim na bilo ay mabilis ang mga lakad nito na papunta sa kanya habang nakaturo ang mga kamay. Nakaramdam na naman pagkahilo si Inting. Napaluhod siya at napayuko. Nag-iisip siya ng paraan. Delikado kasi nakita din niya na may nakasunod sa tatlong babae. Napakalaking nila lang nito. Mahahaba ang mga kamay at naglalaway ang bibig. Habang mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon niya. Ito yung nakita niya doon sa bahay na sinusundan niya sana. Yung kasama sa mga maiitim na nilalang. Pero talagang nahihilo siya. Malapit na yung tatlong matanda. Nang biglang nakaamoy si Inting ng napakabango na parang mga bulaklak na bagong pitas. Pagtingin niya, yung anting-anting niya, may isinaboy ito na bulaklak sa kanyang harapan. Bumalik na yung wisyo niya, nawala na ang pagkahilo. Mabilis na kinuha niya yung balisong at itinarak sa lupa. Biglang napatigalgal yung tatlong matanda. Tinakbo agad ito ni Inting habang nag-uusal ng mga orasyon. At bago nakakilos yung tatlo, ay nahampas na ito ni Inting. Pero dalawa lang ang nahuli niya doon sa tatlo. Hawak niya ang dalawang maitim na tila. Sayang, nakawala yung isa sa isip ni Inting. Biglang huminto yung tumatakbong nilalang at nakatitig lang ito sa kanya. Nakikiramdam lang si Inting. Ramdam niya na may malakas na puwersa ang papalapit. Sa isip ni Inting, ito na yata ang matanda. Binunot ni Inting yung balisong galing sa pagkatarak sa lupa at may inilabas siya na buti. Ibinuhos niya lahat ang laman ng buti doon sa balisong at yung krus na tanso ay inilagay niya sa hawakan ng balisong. Kailangang ihanda na niya yung malakas na armas. Biglang naging kakaiba kasi ang ihip ng hangin at ramdam niya na ang napakalakas na presensya ng kaalaman. Alam niya may papalapit na malakas na nilalang at walang iba yon kundi si Mangkulas. "Bilib din ako sa iyo, binata. Nagkakamali ako. Malakas din pala ang antas ng kaalaman mo. Natalo mo ang pinakamagaling kong tagasunod." Busis yon galing sa kanyang likod. Kaya napalingon siya. Pero wala. Walang tao.
at alam niya ang busis na yun. Busis ni Mang Kulas yun ah. Sinisipat-sipat niya ito sa mga puno, pero wala talaga. Napabalik ang tingin niya sa harap kasi nakasugod na pala yung nilalang at malapit na ito sa kanya. Mabilis na kinuha ni Inting yung dala niyang medalyon at itinali sa kanang braso niya. Plano ni Inting ay huhulihin niya ang engkantong ito. At nang makalapit na ito sa kanya, nag-uusal si Inting ng mga orasyon at mabilis na inabot yung kamay ng engkanto. Pero naunahan siya nito. Nahawakan na pala ang kanyang kanang kamay at mabilis na niyakap siya patalikod. Biglang nagdilim ang lahat. Nawala yung nilalang, pero parang nasa isang malawak na lupain si Inting at nababalutan ito ng kadiliman. Nasaan siya? Putik, anong lugar to? Ba't ako nandito? Sabi ni Inting. Nang mapalingon siya, dahil mayroong parang tumatakbong mga nilalang papunta sa kanya. Pero wala naman siyang nakikita. Dahil na rin siguro ay sobrang dilim ng lugar. Papalapit na ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay nag-uusal na lang ng mga orasyon. Pero wala. Parang walang nangyayari. Biglang may humawak sa kanyang dalawang paa at kamay. Nagulat siya. Bakit hindi niya nararamdaman ang mga ito? Hinila na siya at napansin niya na parami ng parami ang nakahawak sa kanya. Kinilabutan na si Inting sa unang pagkakataon. Ano ang gagawin niya? Hindi umubra ang kanyang mga orasyon. At ang kaibigang anting-anting niya na puting kabalyero ay nawala. At hindi na din niya ito nararamdaman. Nag-iisip ng paraan si Inting para makawala sa mga nakahawak sa kanya. Pero sinubukan na din niyang mag-uusal ng mga orasyon. Talagang wala. Biglang itinayo si Inting nung mga nilalang at nararamdaman niya na itinali siya ng mga ito doon sa kahoy na krus. Parang gusto nang sumigaw ni Inting. Takot na siya. Wala siyang magawa. Naalala niya yung sinabi ni Jojo na marami na itong napatay ng mga albularyo sa lugar nila. Oo nga, malakas itong si Mang Kulas. Nararamdaman na niya ito ngayon. Nawawala na siya ng pag-asa. Katapusan na ba niya? Nararamdaman ni Inting na sumasakit ang kanyang dalawang paa. Kaya napayuko siya para tingnan ito. Naaninag niya yung limang nilalang na parang kinakagat ang kanyang dalawang paa. Tiningnan niya ito ng mabuti. Laking gulat at napasigaw si Inting dahil nakita niya na unti-unting nauubos ang kanyang dalawang paa. Kinakain ito ng mga nilalang. Lalo siyang napasigaw. Parang gusto na niyang maiyak. Nakakahindik naman ang ganitong kamatayan. Yung nakikita mo na kinakain ang inyong katawan. Nagsisigaw na si Inting. Pero napatigil siya nang may parang tumampal sa kanyang mukha. Napakalamig noon at may bumulong sa kanya. Huwag kang magpadala sa nakikita at nararamdaman mo. Mag-isip ka. Kaya na paisip si Inting. Yun ang kanyang anting-anting ah. Hindi pala siya iniwan nito. Huwag magpapadala sa nakikita at nararamdaman. At nararamdaman na naman niya na kinakain ang kanyang kanang kamay. Ang sakit. Pero napatigil siyang muli dahil
pagyuko niya ay nakita niyang buo na naman ang kanyang dalawang paa. E kanina kinain yun, di ba? Kaya sa isip ni Inting, kung ganun ay guni-guni lang ang lahat na ito. Kapangyarihan to ng matanda. Kailangang magising siya. Kailangan niyang makabalik sa tunay na mundo. Kaya iniisip ni Inting na makagalaw ang kanyang kanang kamay. At yun ang nangyayari. Tama siya. Guni-guni lang niya ang lahat na ito. Napasailalim lang siya ng mahikanong matanda. Pilit niyang kinuha sa kanyang bulsa ang balisong at nang makuha niya ito, sumigaw siya ng napakalakas at itinarak niya ang balisong sa kanyang kaliwang balikat. Biglang nagliwanag ang paligid. Nakabalik na ba siya? Kahit madilim ay naaninag na niya ang paligid. Nasa damuhan na siya muli. At napansin niya din na malapit na yung sumasalakay na nilalang. Hinawakan niya agad ito sa braso at buong lakas na sinapak sa iba't ibang parte ng katawan. Tinigilan lang ito ni Inting nang makita niyang hindi na ito gumagalaw. Napahingal si Inting. Pero nang tingnan niya uli yung nilalang, ay nagulat siya dahil nag-iba ito ng hitsura. Nagiging tao hanggang sa makilala niya kung sino ito. Si Mangkulas to ah, sabi ni Inting. Duguan ang mukha dahil sa dami ng sapak na natanggap niya. Natalo din kita, Mangkulas. At magiging katapusan na ngayon ng iyong kapangyarihan. Ginamit mo yung mga inosinteng engkanto para makapanakit ka ng kapwa. Ngayon ay matitigil na ang lahat na ito. Kinuha ni Inting ang balisong at itinarak sa lupa. Naglabas siya ng libreto. Lumuhod siya at nagdasal sa harap ni Mangkulas habang wala itong malay. Sinilyuhan niya ang mundo ng mga engkanto doon sa katawan ni Mangkulas para hindi na niya matawag muli ang mga engkantong yun at magagamit pa ang kaalaman nito. Pagkatapos, lihim na nagpasalamat sa kanyang anting-anting na kabalirong puti at mabilis na umalis ang dalawa doon sa lugar na yun. Papauwi na sila. Napangiti si Inting. Matahimik na rin ang manukan ng kanyang tiyuin. Ilang araw pagkatapos ng sagupaan ni Inting at ni Mangkulas, nabalitaan nila na biglang naglaho si Mangkulas doon sa lugar nila. May sabi-sabi na umalis na ito sa kanila at lumipat na sa malayong lugar. Habang sila Inting ay patuloy lang sa pagtatrabaho kasama si JB sa manukan. Normal na ang kanilang trabaho. Wala nang nanggugulo at nagnanakaw. Pero hindi makakalimutan ni Inting yung labanan nila. Kasama ang kanyang anting-anting laban kay Mangkulas at sa mga engkanto.